So, hey guys, welcome back to my channel. And ngayon, nasa labas tayo kasi itutur ko kayo dito sa mini vegetable ano ko dito. Mini vegetable lang na garden, ganun. And matagal ko na sinasabi sa inyo to guys na itutur ko kayo dito. And dahil medyo nawala na yung ulan is share ko sa inyo yung mga tinanim ko. So, ayun. Let's start. So, dati dito, wait lang, papakita ko lang sa inyo yung pinaka area nito. Itong area na to is punong-puno yan dati ng damo. And hinugot ko lang siya para matamnaman ko ba ganun. Pero itong papaya na to dati, dito tayo mag-start. Sa papaya na to is matagal na yan dyan. Yung hinugot ko na lahat ng mga damo dito is nakita ko na yung papaya na yan. Kaya hindi ko na siya binuhay. Itong sa area na to, yan, makikita nyo yung green-green na yan. Kasi nga dati nga damo-damo dito. Tapos umulan pa kaya nag-green dito sa area na to. So ito yung kwarto ko. Ito yung labas ng kwarto ko. Ay, tumatawol si Chuchu. Basta ito yung kwarto na area ko. Ayan. Kaya pag gigising ako sa umaga, tinitignan ko yung mga halaman ko. So, start natin dito. Ito kasi is, ano siya? Parang boundary ba na hanggang dyan lang yung okrang tanim ko? Yes, guys. Okra ito. And, nagsitubuan na sila. Actually, 5-5 buto to eh. Kaso, yung iba 4, yung iba 3 na lang yung lumalabas. Siguro yung ibang buto is patay na or hindi na kayang or luma na siguro yung buto. Kasi yung nagbigay sa akin ito mga buto ng okra is medyo dry-dry na siya. Kaya sinubukan ko lang itanim and yung iba ganyan lang. Yung iba isa tumubo, yung iba 2 lang kahit 5 yung buto na nilagay ko dyan sa lupa. Ito, dito naman. Ayan. Ilan na to? 4 na siya. And then, yung panglima na itong buto, hindi na siguro matumubo. Tsaka umulan din, guys, no? Siguro naanod na yun. Or ewan. Ito, kompleto siya. 1, 2, 3. 5 siyang tumubo. Ayan. Nilagyan ko siya guys ng parang fence na maliliit. Para hindi anoy ng mga manok. Kasi maraming manok dito sa probinsya. Mga kambing ganun. Or aso baka maapakan or maihian nila. So ito. Ito 5 din dapat to. Kaso naging 4 lang. Hindi ko alam kung tutubo pa yung pang 5. Ayan. Nilagyan ko din ng mga fence. Ayan. Iba na nga. Nahulog na sa pagkatuldok kasi umulan. Ginaganyan ko lang. Ganito. Ayan. Ito, kawawa yung isa niyang ano. Kawawa yung isa niyang kagrupo kasi natanggal yun dito. Ewan ko kung naapakan ata to or may nakapasok na aso or anything. Ayan. Kaya hindi ko. Kaya tinanggal ko na lang yung leaves niya kasi broken na siya. Kaya ito lang ang tumubo. 1, 2, 3. Hindi ko alam kung tutubo ba ito kasi may roots pa ito eh. Kasi hanggang ito lang yung boundary niya. Yeah. Tapos dito is mga kamoting kahoy. Mga talbos kamote. Ito mga talbos kamote yan. Yung paghugot ko sa damo is ano na. Meron na sila dito. So, ayun. Kaya natuwa ako. Pati itong papaya, meron na din to nung pagtanggal ko ng damo. Pati ito. Ayan. Kaso nagkulay yellow na tong isang ano. Kasi binahato itong area na to. Bahato. And ayan yung iba nagsitubuan na. Ito lang naging kulay yellow. Wait lang, tanggalin ko lang kung pwede. Ayan, natatanggal na pala siya. Ayan, para may tumubo ulit na bago. Ito, naging putik na to. Ito yung pinakamalaking papaya na tumubo. Tapos, ito naman is banana.
Ayan. Share ko sa inyo yung banana. Ayan, matagal na yun nandyan. Yung pagdating namin, meron na. Kaya dinidiligan ko na lang baka sakaling may bananang tumubo. Tapos ito, malaking malunggay na hindi ko maabot. Kaya gusto ko paputol sana yung hanggang dyan. Para makain, ganun. Dito naman tayo si Aria ulit ng okra. Tapos na tayo dito, ilang layers din to. Ayan. Puro yan mga naka-fence. Itong isa, ito tumubo na tong malaki. Tsaka ito patubo pa lang. Itong isa pa, blue-blue pa lang to. Pa-bloom pa lang siya. Yang isa. At may fence din sila kasi dito ang kanal namin, ayan. Pag naano siya ng ulan, pumupunta dito, tapos nagkukos ng baha dito. Ayan. Kaya nilagyan ko ng mga fence. So, ito, anim-anim ata nilagay ko dito kasi wala na akong isuksok pa. Itong area na to, ayan. Ilang ito? 1, 2, 3, 4. Ah, 5 din pala to. Kasi yung ibang 6. 1, 2, 3, 4. Ito, 5. Maganda tong tubong to. 5 sila. Ito, 1, 2, 4 pa lang to, no? Hindi ko alam kung naano tong isa. Or tutubo pa lang ata tong isang. May nakita akong ano. Ito, tignan nyo, di ba? Hindi ko alam kung pinaglaruan ba to ng bata. Bigla na lang may nawawala ng fence. Or bigla na lang nauhugot. Kaya sayang. So, ito naman is okra din. Ilan to? 4. So, hindi ko alam kung tutubo pa yung isa nito. Tapos, ito naman is ilan din to? 5 din. Ah, maganda din yung tubo. Ay, 4 pala. 4. Ito is puro 4 tayong mga tumubo. Hindi tumubo yung isa. Hindi ko lang notice. So, itong saluyot na to, tinanim ko lang dyan. Kasi galing yan dati dyan sa may malapit sa tricycle na yan. Tapos ito din, saluyot. Wala, sayang lang kasi pag hindi nakain. Kaya nilagay ko. Ayan, katabi siya ng mga kamote. So, yun lang yung mga tanim ko ngayon, no? Itong isa is kamatis actually to. Kaso, ang ginawa ko dito is hilaw na kamatis ang nilagay ko dyan. Tingnan ko lang kasi sa YouTube kung pwede yun. So, ewan ko kung totoo. O alam kung tutubo. Kasi wala akong napapansin na tumutubo. Pero ito ba yan? Ay, hindi. Hindi ko alam guys kung tutubo pa siya. Hindi naman akong tumutubo dyan. Kaya ayun, tatanggalin ata itong presyo na to. Itong area na to kasi gagawin namin daanan. Ayan, kaya siguro mawawala na yung kamatis. So, next natin sa kabila. So, dito is kamote area ulit. Ayan, ay. Nawala pala yung nito. Ayun, nagputos-butos yung iba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may kumakain. Ayan, mga kamote din yan. Yan yung mga una kong mga tinanim. And then, ito, matagal na itong malunggay. Yung may kahoy is kayo kalabasa. Ibang tanim yun, oh. Hindi sa akin. Ito lang tayo. Kamote. Talbos. Sana tumubo sila na maganda, no? Napakan ata ito. Ayan. Eh, sinasabi ko yung iba kasi pumapasok na aso. Ito naman kamote. Ito naman is kamatis na hindi pa season, hindi pa tumutubo. Tsaka ito yung harap ng bahay namin. Magkaharap lang naman sila.
So, nandito na tayo sa loob. And yun lang guys, yung mga tinanim ko sa tapat ng kwarto ko and sa tabi lang ng inuupahan namin. Dati marami talaga siyang damo. Kung nakakumahanap ko yung picture, siguro iyano ko na lang sa video, no? And then, pagkatapos ko kasing anin lahat ng damo na yun, yung mga hindi naman kailangan na kainin, na basta nakapaligid dun sa lupa, tinanggal ko siya. And then, bago ko siya mga tinanggal, may nakita na akong tatlong papaya yon. Kaso, pinunot ng lola ko yung isa kasi gagawing daanan nga yung panaka-cover doon sa terrace or balcony. And then, ang natira na lang papaya is dalawa. Kung makikita nyo dun sa video, may dalawang papaya. Tapos, ang matagal na dun is yung kamote. Sa ako lang nakita yung talbos kamote ng mga nahugot ko na yung mga damo doon. And then, nandun na din yung banana, yung ano ng... Ayun, ano ng banana, yung tanim niya doon. And kaya kapag rainy season, ang pangit lang dito kapag rainy season is bumabaha. Kaya yung iba kong mga tanim is yung iba na anod, yung iba na sira. Kaya ayun. Kaya ang natitira na lang doon yung mga okra ko, yung papaya, yung ano ng banana, and then yung malunggay na sobrang taas. Gusto ko siyang ipahati para naman makain, diba? Sayang naman yung tubo niya, no? Kapag hindi nakain. Tapos, mas marami akong talbos kamote kasi yun lang muna yung mga naitanim ko. And then, yung okra din na binigay ng may-ari ng inuupahan dito. Sabi niya, meron siyang buto ng okra, taniman ko na lang para hindi sayang din yung lupa. Na pag kunyari, lumago na ganun, mas tumangkad pa yung okra, is pwede na siyang kainin. Ayun. So yun lang guys, no, yung ano ko for today. Tinuro ko lang kayo kasi importante sa akin yung pagtatanim. Kasi pag sa city kasi hindi ko magawa kasi hindi naman, wala naman akong permission ng owner ng land, owner ng lupa na magtanim ako kasi hindi naman sa akin. Pero dito, in-approve ng may-ari ng bahay na to na pwede ako magtanim. Kaya sinipagan ko magdilig, mga kamote, magtanim ba, ganun. Hanggang sa, ayun, nagsitubuan na sila and dumadami na sila. So, kaya nilagyan ko din yung mga okra ko ng fence para hindi ano yung mga aso. Kung nakita nyo, may asong dumadaan. And, hindi rin ano yung manok. Mahilig pa lang magtuka yung mga manok kung saan-saan. Tsaka, yun lang. May kambing din dito. Kaya, nag-aalanganin din ako na baka sirain, kaya nilagyan ko ng kahit maliliit lang na fence. Ganun. So, that's it guys. Thank you for watching and marami pa siguro akong i-share sa inyo about dito sa probinsya namin, about sa mga new lifestyle ko dito sa province namin na hindi ko nagawa sa city and nagawa ko lang dito sa probinsya. So, ayun. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and sana magtanim din kayo guys kung meron kayong mga lupa, ganun, para kasi mahal na nga ang ngayon mga bilihin, lalo na mga gulay ngayon. So, advice ko lang sa inyo guys. So, bye guys! Don't forget to subscribe!